Yo, what's up mga kayo kabs, magandang gabi po sa inyo lahat and welcome back to my channel. Siyempre bago tayo mag-start sa ating video eh, make sure na naka-like na tayo at naka-subscribe. Siyempre na-hit na rin natin yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang upload na video. At ngayong gabi ay meron po tayong konting silip, giya at race analysis sa karera ngayong araw po ng Sabado, February 12, 2022 at ang karera po ay lalargahan dito naman po sa Metro Turf Malbar, Batangas. Meron po silang inihandang 8 races sa magsisimula sa ganap na alas 4 ng hapon. May dalawang set ng pick 5, isang pick 6, isang take all at isang pick 4 event po ang nakahanda dito sa karera na to. At sana'y makatulong po sa inyo to at maging gabay sa inyong pananaya ngayong araw ng Sabado. At pagpaumanhin mga bayang karis, ako medyo inaalat pa rin yung ating mga giya ito mga nagdaang araw. Alam niyo naman po eh, talagang pabago-bago yung sistema ng karera. Halos lahat talaga eh, pansinin niyo po, na-upset yung mga outstanding natin na talagang eh, doon nagkakaroon po ng mga malalaking dividendo. Kaya sana'y maunawaan nyo. At lagi ko nga pong sinasabi sa inyo na itong aking silip at giya ay sariling aral ko lang po lamang. Wala po itong balita kung sa loob po or kung kanino man, ito ay sarili ko lang pong aral na hindi pinamamahagi po sa inyong lahat mga bayang karerista. At syempre bago tayo magsimula, ibalikan po muna natin yung mga naganap na karera kanina sa Santa Ana Park. Ito nga po, race number 1, numero 4 po yung nanalo, Red Hawk with Lester De Jesus. Race number 2, favorite din to, parang second choice or nayamado na bandang uli, numero 5, Green Archer with Danny Boy Camanyero. Race 3, third choice, numero 5, Shadow of the Sun with Archie Manabat. Race number 4, pinakadihado sa lahat, numero 5, Go Ahead with RJ Sitabor. Sa likod po ng ating programa, race number 5, Yamado ng Bahagya, numero 3, Happy Kid with another Archie Manabat. Race number 6, na-upset po yung Yamado nating numero 3, 5 po ang nanalo, Bonifacio. Jim El Ciego po ang Romenda. At sa ating last and final race po, ang nanalo po medyo dehado pa, numero 3, Lester De Jesus. Siya rin yung nagbukas at siya rin yung nagsara nung karera ngayong araw ng Biyernes. Sana po yung nagsitama kayo ngayong araw ng Biyernes. At yun mga bayang karerista, siyempre hindi ko napapatagalin yung ating mga giya, pupuntahan na rin natin agad dyan pagkatapos lang ng ating maiksing intro. Kaya let's go mga kayo kams. At yun nga mga bayang karista, gaya nga po ng sinabi ko kanina, meron tayong 8 races ngayong araw ng Sabado. Medyo hindi naman kakapalan yung ating lineup, medyo manipis lang pero sana'y matapat itong ating konting silip at giya. May nakikita akong panolo na tingin ko medyo nakakaangat sa laban to, basta makaporma lang. Tsaka tingin ko eh, matibay-tibay kasi imported horse to mga bayang karista. Kaya to, let's go and good luck po sa inyong lahat. Race number 1 po tayo, i-start ito ng ating first pick 5 event. Isa po itong field racom rating base class 5, 5 split points. Alam niyo naman po, pag class 5, 5 split, eh talagang anybody's race. Talagang pwede magkadihadoan, kahit yung dihado po sa lahat, eh pwedeng manalo. Meron tayo ditong 5 runners, sa tingin ko pwedeng pang all kung may pang capital. Pero siyempre, kailangan lang tayong mamili kung ano po yung mga napupusuan natin. First choice ko, numero 2, Antique Collector. Ken Malapira yung rerenda. Last time to medyo nakita ko na sa unahan to, medyo kinapos lang to nung rektahan kaya medyo bugaw dumating. Meron tong 129.4 dumating tong pangsyam sa karera nila Fruity Pebbles noong October 8, 2021 sa isang rating base 6 and 10. Talagang mababa na po dito to. Kung sakaling makaporma sa unahan, tingin ko huwag nila pa i-iren, pabubuuin ng kwartos, pass your paper ang abuti nila dito. Second choice ko po ito yung nagbabalik pista, numero 3, Avenue Shopper, Dave Santiago ang rerenda. Ito may best time itong 127 pero meron siyang 129 nung last ride niya sa isang rating base 5. Dumating siyang segunda nung October 20 at ang tumalo po sa kanya doon ay si 7 of Diamonds. Race number 1 po, sinuulit ko po, kung may pang capital pwede naman po nating all in, pero kung hindi naman po, mamili lang po tayo ayon sa ating napupusuan at korsonada. First choice ko po ulit, numero 2, Antique Collector.
Second choice numero 3, Avenue Shopper. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 2. Simula naman po ito na ating winner take all event, Pilracom rating base class 5, 6 and 10 split. Umangat lang tayo ng isang grupo. 1400 yung ating distansya. Meron tayong 8 kalahok. Dito first choice ko, medyo mababa na sa laban, tsaka magaling na yung nakalaban last time. Numero 5, Winning Move, MD Desus na po ulit yung rerenda. Pagkakalam ko, gamay na gamay ni Michael Desus to. Meron tong 128 na preneba last time, segunda dumating, ka isang rating base 6 and 10 noong January 23. At ang nanalo po dun sa karera na yon ay si Apo ni Maria. Second choice ko po ito last time, segunda dumating, tas medyo walang ginawa last, walang ginawa ng last run niya. Medyo tingin ko eh nanimago sa sinete. Numero 4, Hayaku Jabez, Ryan Garcia na rerenda this time. Ito meron tong 128.4, kung saan nasigunda to sa isang rating by 6 and 10 noong January 28. At ang nanalo naman po dun sa karera na yon ay si Magistrail. Sama ko po third choice. Ito tingin ko naghahanap lang ng tamang tempo to. Numero 8, Fantastic Mati, Jomel Lazaro yung rerenda. Meron tong 127.8 na preba dito sa Malabar, kung saan dumating tong pang-apat sa isang rating base 6 and 10 noong September 24. At ang nanalo po dun sa karera na yun ay si Magas Kawi. Race number 2 po, start na ating winner take all. Sorry, kung may kursunada kayong pangdagdag or talagang napupusuan, huwag niyo pong kakalimutan isama para maka 1 points po tayo agad sa ating winner take all. First choice ko po ulit, numero 5, Winning Move. Second choice numero 4, Hayaku Jabez. At third choice numero 8, Fantastic Mati. Good luck po. At nandito na tayo sa ating race number 3. Simula naman po ito ng ating pick 6 event. Isa po itong 3-year-old din above maiden race. 1400 yung ating distansya. Meron tayong 7 runners, pero 6 in betting number. Bayang kararista. Ito po yung sinasabi ko na pwede nating 1 for the day or panolo kung medyo maging titipid tayo ng kapital. Parehas imported horse. Numero 2, Marilag with Patty Dilemma. Ito meron tong preba na 113 plat sa 1200 sa kanilang Novatora noong January 29. Ang tumalo po sa kanya yung kanyang couple entry na si Matikas with AR Dodong Villegas. Parehas po imported to. Ito naman po si Matikas ay meron 112.4. Nanalo siya sa isang 1200 dito sa Malbar noong kanilang Novatora race noong January 29. Pero yun nga po, maiden po ito. Di po naiiwasan minsan yung upset, mga bayang karerista. Magsasama po tayo ng isang protection na tingin ko eh pwedeng ito yung maging kalaban nila. Itong numero 6 na Don Lucas, Marlon Laloma yung rerenda. Ito meron naman pong 114.2 sa kanyang Novato run sa 1200 meters nung January 23. At ito yung nasigunda kay Pyre Win. Race number 3 po, kung medyo titipid, pwede nating solohin. Numero 2, Marilag N2A Matikas. Kung may pangdagdag naman po mga protection, may pwede nating isama. Numero 6, Don Lucas. Good luck po. At nandito na tayo sa ating race number 4. Simula naman po ito na ating second pick 5 event, mga bayang karis sa 1400 meters, Pilracom rating base class for 22 to 27 split. Meron tayong 12 runners sa maglalaban-laban. Dito first choice ko yung galing sa panalo na karan. Medyo maganda yung at impresibo yung ginaman ito. Numero 3, Sierra Madre, Ryan Garcia yung rerenda. Last time may 125.2 nanalo to sa isang condition race 21 noong February 3. At ang tinalo po niya ron ay sila Rain Rain Go Away. Basta makaporma sa unahan to, itingin ko pass your paper sila. Pero kung mabubuliglig naman eh, pwede itong machambahan ng aking second choice. Walang iba kundi si Jawo na sakay ni Christian M. Pelapil. Numero 6, ito derimating kabayo to. Tingin ko eh lulubog lilitaw lang to talaga sa panalo, pero may iinam tong kabayo na to. Tingin ko naghahanap lang ng tamang tempo, or tingin ko baka gusto niya yung medyo madihado pa siya ng konti. Sama ko third choice, mga bayang karalisa, ito always in the money rin, tsaka lagi rin paraban. Numero 2, Makarit AR Boom Boom Villegas yung rerenda. Meron naman po itong 126.2 kung saan nanalo to noon November 11 sa isang rating base 22 o 27. At ang tinalo po niya noon ay si Chrome Sop. Race number 4 po, first choice ko Speed Horse numero 3, Sierra Madre. Second choice, sa tingin ko magbibigay ng magandang laban, basta makaporma lang at makapwesto, numero 6, Jawo. At third choice, isang always in the money na tingin ko nag-aabang lang din ng tamang dihado, numero 2, Makarit. Good luck po.
at lipat na tayo sa ating race number 5. Simula naman po ito ng ating Peak 4 event. Another 3-year-old and above maiden race, 1400 yung ating distansya. Meron tayong 7 runners pero 6 in betting number. Ito first choice ko, maganda yung tinakbo last time. Numero 2, Buwayang Bato. Jesse Guse yung rerenda. Last time may 126.6 to, kusaan na segunda to kay Palawig sa isang 3-year-old and above maiden race noong February 2, 2022. Tingin ko medyo nakakaangat siya dito sa grupo na to. May pwesto lang naman agad to kasi medyo malayo yung hinabol nito last time. Tsaka tingin ko magaling talaga yung nakalaban nila nung karera na yon. Second choice ko to, numero 3, Cambio Jinete, OP Cortez na Hook the Hustler. Last time naman dito sa Malbar, meron tong 127 flat kung saan nasigunda to sa isang rating, sa isang 3-year-old and above maiden race naman din po noong January 28. At ang tumalo po sa kanya si Miss Hibiki, tas last time natalo po ito kay Rapis Point. Tingin ko mas nagustuhan niya yung pista nitong Malbar. Dito medyo mainam tumanakbo. Last time kasi solo tagato, pero pagdating ng rekta parang manlamig yung kabayo. Siguro ayaw nang may katabi, or gusto nito yung sinasabayan siya, kasi mayroon po kasing kabayo na ganun, yung pag sinasabayan mo lalong nagagalit, pag wala naman po kasabay ng lalamig minsan naglalakad. Race number 5 po, inuulit ko po, first choice ko numero 2, Buhayang Bato. Second choice, sa tingin ko magiging kalaban na rin niya tong numero 3, Hook the Hustler. Good luck po. At nandito na tayo sa ating race number 6. Isa naman po itong condition race, 18 race, 1400 meters. Meron tayong 6 na kalahok. Dito first chase ko, ito pag magaling yung kalaban nito, magaling tong kabayo na to. At gamay ni Saddam Pilapil to, numero 3, Viva Forever. E tingin ko madidihado siya dito sa karera na to. Tsaka marami malalakas na tinalo to. Lagi kong sabi ko nga po kanina, pag magaling po yung kalaban niya, magaling din po siya. Siya yung aking first choice. Meron siyang 124.4 na preba noon, pero to meron siya sa aking 126.4, kung saan nanalo siya sa isang special race noong December 12, 2021. At ang tinalo po niya dun ay sila Born in April. Second choice ko po, ito yung galing sa mga maiden race last time, numero 2, June Cook. JT say rerenda this time ngayon. Ito meron tong 126.2 sa 1400 meters, kung saan nanalo to sa isang special, segunda po pala siya dumating sa isang special race noong December 12, 2021. At yun po yung namitakan siya ni Don Julio. Race number 6 po, magandang karera to. Halos talagang walang pang iwan, halos lahat ay may panalo. Si Biglang Buhos, baka mapabayaan sa unahan. Kung sakasakali naman po, maraming ririmate na talagang pwedeng makachamba dito sa race number 6. Kaya kung may kursunada kayo dito at napupusuan, mga bayang karerista, huwag niyo pong kakalimutang sama sa inyong diskarte at mga rota. First choice ko po ulit, numero 3, Viva Forever. Second choice ko po, numero 2, June Cook. Good luck po. At nandito na tayo sa ating penultimate race. Isa naman po itong condition race, 24, lowest group, anybody's race. Meron tayong 6 na kalahok na maglalaban-laban sa 1400 meters. Ito, bayang karerista, lagi sinasabi, itong gayong klase ng grupo ay talagang madalas dito nagkakadihaduhan, kasi halos pagandahan ng diskarte at gising ng kabayo lang ang labanan dito. Kasi talagang halos ito ay pare-parehas na lang po yung preba kung susumahin natin. Pero dito, first choice ko, numero 6, Star of Kidapawan. Jomel Lazaro yung rerenda. Hindi maganda yung preba niya. Kung titignan niyo, meron siyang 1.30 dito, kasi puro bugaw po yung dinadating niya. Pero ito, meron siyang 135.4 sa 1400 doon sa Carmona, Cavite, sa isang rating base 5, kung saan nasegunda siya sa kanyang couple entry na si Miss Aruba noong January 26, 2022. Second choice ko po ito, tingin ko makaporma lang sa unan, matapang sa laban to. Numero 3, galing sa mabait, Noel Silonar yung rerenda. Meron siyang 127 dito sa programa, pero yung kanyang panalo ay kanya pong last run na maganda, meron siyang 115 flat, kung saan nasegunda siya sa isang 1200 meters noong January 22 sa isang condition race 24. At ang tumalo po sa kanya doon ay si Asong 4G. Race number 7 po, anybody's race. Kung may pangdagdag at kusunada, syempre huwag kalimutang magdagdag at magsama ng inyong napupusuan. First choice ko, numero 6, Star of Kidapawan. Second choice, numero 3, galing sa mabait. Good luck po. At nandito na tayo sa ating last and final race, race number 8. Parating na ating pick 5, pick 6, take all and pick 4 event.
Isa naman po itong PhilRacom Rating Base Class 4. 16 to 21 split. Meron tayong 12 runners na maglalaban-laban. Ito, Bayang Karisa, magandang karera to. Tingin ko eh, kakalat yung benta ng paratingan dito sa last and final race natin. First choice ko, tingin ko medyo nag-uumento tong kabahin na to. Numero 10, Morning Girl. NJ Esteban na yung rerenda. Sorry, medyo nag-loading. NJ Esteban po yung rerenda. Last time, galing sa panalo to sa 1200. Nanalo din po ito sa 1400. Meron tong 126.2 sa isang rating base, 11 to 15 noong January 23. At ang tinalo po niya doon sa karera na yon ay si Rock Away. Second choice ko to, medyo hindi lang maganda yung salida na karan. Ito, NC Lunar na rerenda. Magaling magpalundag to. Tingin ko pwede niyang maiuna to dito. Numero 9, Happy Go Lucky. NC Lunar nga po yung rerenda. Meron naman tong 127.6 kung saan natarsera to sa isang rating base, 22 to 27. Bumaba po siya ng grupo dito noong January 23. At ang nanalo naman po dun sa karera nila ay si Caloocan Girl. Sama ko third choice. Tingin ko medyo pwedeng makachamba or talagang nabigla to ng takbo last time. Talagang binalik pa kay Michael Jesus. Alam niyo naman siya ang kilala nitong kabahay na to. Numero 1, Laughing Tiger. Michael Jesus nga po ulit ang rerenda na this time. Last time meron tong 126.6 kung saan nasigunda to kaysang rating base 1621 ng February 3, 2022 doon sa karera nila. Potential, magandang pang ano to, long shot dito sa karera na to. Bayang Karisa, kung mapapansin siyo, meron silang kabayo sa unang umpisa ng take all sakaling alam niyo naman po kung mananalo baka bila ilaban to makadihadong bigla. Last and final race po. First choice ko, numero 10, Morning Girl. Second choice, numero 9, Happy Go Lucky. At isang long shot horse na panarsera, numero 1, Laughing Tiger. Good luck po. At yun mga bayang karerista at ang ating mga kayokabs, sana po yung makatulong sa inyo at maging gabay itong ating konting racing tips ngayong araw po ng Sabado. Ito'y gabay lamang, lagi ko nga pong sinasabi sa inyo, sariling aral ko lang po ito, sariling kuro-kuro. Siyempre po pagdating po sa tayaan mga bayang karerista, kayo pa din po ang masusunod. Good luck po and happy racing po sa inyong sa lahat. Maraming salamat po sa pagtutok at pagsuporta palagi sa aking YouTube channel. At sana po sa mga susunod pa natin darating na karera mahandugan ko kayo ng mga yummy dividends, long shot na kabayo sa mga darating nating stakes race or anumang regular race natin kasi talaga ngayon madalas na nagkakaroon ng mga yummy dividends at mga long shot na kabayo. At sana'y mabigyan ko po kayo nun at makabawi po ako sa inyo. Inulit ko po, paumanhin at pasensya na kung medyo hindi natatapat yung ating mga giya. Alam niyo naman po talaga yung nagiging klase ng ano ng karera ngayon talagang kumbaga kung may kursunada ka, palakasan loob talaga to. Kasi talagang minsan kahit outstanding po mga bayang karerista, alam niyo naman po naa-upset na kahit tingin natin walang talo. Kumbaga talagang pag merong nakatagpong kalaban na tago ang prueba, talagang maa-upset po ito. Yun lang po, maraming salamat po ulit and happy racing mga bayang karerista. At syempre bago tayo matapos sa ating video, syempre always tayo may shoutout sa ating mga masugid na manonood at laging nakatutok sa ating YouTube channel. Magandang gabi po and shoutout po kina Sir Chuck Bintan, Sunny Nicandro, Raven Herrera, Francis Tonido, Elmer De Lima, Renato Casinto, Bobby Salsos, Yulito Ereño Jr., Ricardo Galang, Sir Alvin De Leon, Sir E.A. Ramos or Edgardo Ramos, shoutout po kay Sir Romeo Hasmin, shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa pagbisita palagi sa ating YouTube channel. Shoutout ko din po kay Sir Edward Suncel Rojas at kay Sir Ricky Rodelas. Maraming salamat po sa inyong tiwala sa akin. Kay Sir Ronaldo Castillo from Montreal, Quebec, Canada. Shoutout po kay Sir RJC Channel from Brunei. Shoutout din. Shoutout ko din po si Sir Jericho Namba, Sir Mario Espiritu ng Sebastian Street, Tondo, Manila. Shoutout po sa inyo. Kay Kagawad Chong Hokson. Shoutout din po kay Sir Juni Lobaco, kay Sir Marcus Spade, shoutout din. At sa lahat ng nasa Good Vibes GC, shoutout po sa inyo. Kay Sir Panday, kay Sir Anthony Castillo, Daniel Flores aka Sarsa King, kay Sir MJ De Guzman at kay Sir RN Mapa. Binabati ko rin po yung lahat ng kayokabs natin dyan sa Yokabs GC at sa aking mga
FB groups. Maraming maraming salamat po sa pagtanggap sa akin at laging pagsuporta sa aming mga YouTube tipsters vlogger. Maraming maraming salamat po. At sana'y huwag po kayong magsawang sumuporta sa amin at sana'y mabigyan namin kayo ng magagandang dihado sa mga darating pang mga karera. Yun lang po, hanggang dito na lang po ulit, mga bayang karerista. Siyempre magkita-kit na lang tayo ulit sa susunod nating video. At sa mga gustong magpa-greet at magpa-shoutout, siyempre comment lang po kayo sa comment section nitong video na to. Aking babasahin, pupusuan at ililista para pagdating ng ating video imagi-greet natin at masya-shoutout natin yung gusto nyo pong pabate. Yun lang po, maraming salamat po ulit. Siyempre ito po yung lingkod, Master Lekim, na nagsasabi, ang karera ay talagang swertihan lang, talagang tapat-tapat lang, talagang minsan swerte o minsan tatamaan ka talaga ng malas, pero pag pinagbigyan tayo ng nasa itaas, huwag nating kakalimutang magpasalamat sa kanya, siyempre, at tumulong kahit sa simpleng pamamaraan sa ating kapwa. Good luck po and happy racing. Meron pa tayong 2-day racing, Saturday and Sunday. Sana'y magsitama kayo ngayong mga susunod pang karera at sana'y makatulong sa inyo itong konting silip at giya natin sa karera. Sa mga pupunta naman po ng OTBs, lagi ko nga pong sinasabi, lagi ko nga pong sinasabi sa inyo na huwag nating kakalimutan yung face mask, alcohol, safety protocol at stay safe everyone, mga bayang karerista. Yun lang po, maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Magandang gabi po, lalo na sa mga bayang karerista natin at sa mga solid nating mga Kayo Cubs.